angat ang clutch. Muna, masusunog ang preno. Always ang preno sa ano, ang paa sa preno. Be, gutom ka? Yo. Kumain kayo muna tayo para lumamig yung ulo mo. Oh no. Ulo ko, gantal ka magsalita. Uy, hindi ko ganyan ang tinuturuan mo. Bante, bante. Bante. Angat ang preno. Angat ang clutch. So, pipihit muna yung mag-ama. Lili ko muna kasi ngayon it's my turn. Oh, mamaya pa. Buhay, patay pa ang makina. So ngayon naman, ang topic natin mga kapilabs ay who's who? Ay, yung bag ko. Lisensya. Ito ang inuhoy ko. Ano ba? Nakataas ang paa niya. Kita mo? Yan o, kita mo. Tino mo. Okay, ngayon lang naman, ang tawag dito mami, efficiency. Exercise habang nasa kotse. So, nai-stretch yung nga yung ano, magiging flexible ako. Ganyan niya si Kian, meron siya laging, bawat salita niya, meron siya laging explanation. Ano yung logic, lahat ng mga kilos, kailangan merong mga paliwanag. Patang yan. Lahat ng aircon, no? May aircon. Aircon din, bukas naman ang ano. Yeah, aircon, galing labas. Okay. Hindi na mag-aircon. Okay, so hi Kabilabs! Ang topic natin ngayon or ganap natin today ay driving lesson ni Kian! So, watch out! Matututo ba siya? Sino ba yung unang iinit ang ulo? Si Mami na magiging videographer? Yung aming instructor na ang mahal-mahal ng binayad namin? Or yung tuturuan mamaya. Tingnan natin kung matututo nga. 11,000 ang bayad ko. Siya binayaran niya yung bilang tubig sa kuryente. Magkano rin kasos ko sa galon? Ha? 5,000 na? Wala pa naman. Nabudol ako mga kapilabs. Wow. Yeah. Belt? Before anything else? Seatbelt. Belt na naman ito. Bilang isang driver, marami tayong obligasyon, marami tayong pananagutan. Tawag doon, eh. Marami tayong... Responsibilidad. O, responsibilidad bilang isang driver. Kaya yan, ito. Yan, kagaya niyan, naka-flasher tayo. Yan, o. Flasher. Pagka ito, kaliwa. Mm-hmm. Pagka itinaas mo to, kanan. Yes, kakanan tayo. Oh. Pag inano mo to, yan, yan di ba nailaw yung blue? Ibig sabihin niya, nataas yung ilaw. Pag gusto mo mag-ilaw, ito naman, yun, naka-ilaw na yan, yung headlight. No? Oh. Kasi pagka nag-signal kang ganyan, ibig sabihin, sa kasalubong mo, overtake ka or ano, yung give way, bigyan mo ko ng daan, parang ganun. Uh-huh. Tapos, pag sakay mo pa lang, yan, naka-handbrake. Kaya, yeah, papatayin natin itong aircon muna, ha? Patayin natin muna. Kupo, puro tawes. Tapakan mo ang preno. Preno? Ano ba preno din eh? Ito ang silinyador. Ano ginagawanan? Hindi, yun ang papatakpo sa iyo. Ah, clutch. Forward. Tapos silinyador. Preno, yung nasa gitna. Yung nasa kaliwa, clutch. Hindi, dito yan. Dito lang yan. Ito, dito lang yan. Yan. Yung kaliwa mo sa clutch yan. Oh, ganun. Ngayon, bago tapakan mo clutch. Naka. Mm. Wag preno yan, clutch yung kaliwa. Ah, kaliwa. Doon ka titingin. Kaliwa. Tapos, ano mo to? Pagka ito yan ina left and right, ibig sabihin naka-neutral. Yan, mm. Diyan pag sinusi mo yan, diyan naabante. O naka-neutral. Eh, wag 'yun. Teka, tapakan mo. Primera yung ginawa. Tapakan mo. Yan, yan. Neutral muna tayo. Okay, tapak sa preno. Huwag titingin dyan, doon, lagi. O, tapak sa preno. Ano ba yung preno? Ayan, di para tumigil. Yung gitna. Brake. Ayan, tapos ito. Tanggalin mo ang handbrake. Ito? Ito ka titingin, huwag doon. O, tapos, ayan, ang handbrake na. Tapak ang preno. Para hindi tayo mabak. Wow, ayan, ano na. Tapos, tapak ang clutch. Tapak ang clutch. Teka mo na. Pag tinapakan mo ang clutch, huwag mong bibita. Basta lagi ang preno nakain. Oo. Enya mo na ito, pasigurado. Oh, i-start mo. Tapak ang clutch, tapos start. Alam mo ba ang clutch? Preno? Yung clutch, mo. Kaliwa. Ikaw mo na. Oh, clutch, no. Tapakan mo. Hindi. One, kasi two, ito. 1, 2, 3.
parang hirap mong turuan. Kasi makinig ka kasi. Yung clutch kasi, itong kotse ito, yung mga bagong sakin ngayon, pag hindi mo pinindot ang clutch, hindi siya mag-i-stop. Yan doon, laging tingin, ha? Huwag ka titingin dito, o. Oh. Tapakan mo clutch. Todo. Todo. Try. Ako, ibabriko ulit. O, sige. Todo. Yan, sagad mo. Okay. Ito, laging ano to, ha? Yung preno mo. Always, lagi ang preno. Yung, ito, preno. Yan. Ito. Oo. Preno, silinyador. Yan yung nagpapatakbo. Aabante. A few minutes later. Itong clutch, itong kanan, silinyador, preno. Yan lang ang trabaho ng dalawang yan. Hindi ka pwedeng magkaklutch yung kanan ng gamit. Hindi ka pwedeng magpe-preno silinyador, kalawa ang gamit. Mag-iik isang paa mo. Pero kapag walang clutch yung kotse, ganun na. Nag-iisa. Ano lang yun? Matic yun. Nen, okay na. Manual tayo eh. Uy, always ang ano mo sa preno. Yung paa mo habang hindi pa tayo natakbo, kaya ang preno. O, tanggalin mo rin. Doon ka lagi titingin. Tanggalin mo. Pababa, pataas. Pababa, yan. Tapos, tapak ang preno, tapak ang clutch. Nahihilo ako. Tapak ang clutch. O, clutch. Tapak sagad. Yung preno, kung may angat. O, ito, sisugunta natin. Ah, primera. O. Habang para tayo umabante, habang imong inaangat ang clutch, unti-unting pinipiga ang silinyador. At ba lang aircon? Sige na, okay. Abante. Abante. Angat ang preno, angat ang clutch. Hanggat di pa tayo abante o magpapagkakambyo, huwag mo tatapat ang clutch. Yun ang i-remind mo. Lagi. Ano na? Oh, kasi abante na tayo. Oh, tapak ang preno. Preno. Tanggalin mo itong handbrake. Ah. Yun, galing ni. Tapos nakapreno ka, ate mo. Preno. Tapak ang clutch. Clutch. Tapos sagad. Oh, sagad. Tapos ikakambyo ko, ha. Left bago forward. Tapos unti-unti mong tanggalin mo muna ang ano mo? Preno. Preno. Tapos unti-unting ka angat ang clutch, unti-unti. Unti-unti. Kasi diyan na tayo. Okay. Aabante na tayo. Pag naabante na, sige, tuloy mo ng bitawan. Tingin ka sa kaliwa. Baka may sakyan. Yan. Sulyap lang. Yan. Yan. Sige, diretso. Huwag kang kakabig doon. Dito lang tayo. Yan. Pre-wheeling lang. Pwede mong tapakan ng silinyador. Dahan-dahan. Yan. Oh, mabilis. Kiyan. Dahan-dahan lang. Mami. Pindutin mo nga yun. Pindut ang clutch. GoPro. Oh, sige. Kabig ka. Gawa na may sakyan. Konti. Tingin ka muna doon, baka may sakyan. Huwag masyadong malakas kiyan. Huwag masyadong mabilis. Maalang ka na naman sa manibela. O, dito tayo. Kanan tayo, kanan. Kanan. Sobra. Sige. Ibalik mo na konti. Yan. Silip ka lagi sa ano? Sa side mirror. Kasi baka may overtake, bigla kang gumanon. Kanan, kaliwa. Hindi, basta dito ka lang, maintain mo. O, yung tae, lagan mo. Oh, yung guhit. Basta wag kang, oh, ang layo natin sa guhit. Medyo kanan ka na konti. Yan. Tapos tingin ka na lagi dyan sa magkabila. Tsaka sa likod dito. Sulyap lang. Huwag kang titig sa matagal sa side mirror. Sulyap lang. Lahat ng salamin. Sulyap. Doon. Sulyap ng konti. Ha? Pati dito, be. Yan. Ganyan lang muna tayo. Mamaya tayo papalit. Di, parang bilis natin. 20 lang. Sige, wala naman sa kaya. Basta huwag kang kakabig doon, na dito ka lang. Maintain mo lang sa kanang ka, ha. Yan. Galing. Bakit tayo, ha? Sisilin niya doon mo yan. Dito rin ako nag-practice. Opo, di ako marunong. Hindi, huwag mo bibilisan. Nasa kurbada tayo. Pag kurbada, mabaga lang, ha. Sige, salida. Sige, silin niya doon mo. Gamitan mo ng silin niya doon. Yan, kanan. Sige. Yan, silin niya doon. Ye, tapakan mo. Ye, tapakan mo. Kasi paakyat. Ye, tapak. Magam. Dito rin ako kaya. Sige, tapak lang. Ganyan lang. Ye, dahan-dahan ng silinyador. Huwag mabilis kayan. Pag lagi mong tatandaan, bawal umovertake sa paahon, kurbada, at bawal din mabilis. Doon malimita aksidente. Kayan. Kasi blind spot yun, di mo kita kung may kasalubong ka.
City pa lang. City Center lang naman. Oh, bakit talaga? Pati yung mga ano pa, yung mga number-number. Ay, sa ulit na yun. Pagka maala ka na mag... Pagka hindi na mamatayan, pwede na. Okay. Okay, senyador, senyador. Basta pag pag-titigil, full stop, gagamit ka lagi ng clutch ha. Para hindi mamatay ang makina. Clutch tsaka preno, sabay. Pero pagkasanay ka na, pwedeng pitik-pitik lang ang preno. Ramdam mo kasi kaya niya, pag preno ka, ramdam mo makina kung mamatay o hindi. Pag aramdam mong mamatay, saka ka gagamit ang clutch para di mamatay ang makina. Mabilis na tayo kaya, mabilis. Angat, angat ang clutch. Ang preno, ang ganyan doon. Para ng dito daw red lola. Yan, ganyan daw. Okay, so marunong na si Kia. Amazing! Pwede na ako mag-like. Oh, nag-gun ko yan. Ayaw mo? Thank you kay ano, kay Tita Brenda. Tabi mo, babalik tayo. Tabi mo, tabi. Tigil, preno, clutch, clutch. Hapak ang clutch. Clutch. Kami hindi mamatay. Preno, preno, clutch. Chikabo, sub-sub. Mamaya, tanungin natin ang instructor natin sino mas magaling sa ating dalawa, ha? Mamaya pa nagkakainan na. Kasi ngayon, mainit pa ulo niyan. O, tapak ang preno at saka clutch para hindi mamatay. O, habang tapak ang preno at clutch, neutral mo. Ganun lang, o. Pag nakaliwa ka na yan, naka-neutral na. Oh, pwede mo na iangat ang clutch. Ang preno, wag. Hanggat di mo na-handbrake. Pag na-handbrake mo na, oh, pwede mo iangat ang preno. Pali tayo. Oh no! Okay na. Ang clutch kaya hindi laging inaapakan. Remind lagi, ang clutch, aapakan mo lang yan pag titigil ka, full stop. Kasi pag di mo tinapakan ng clutch at ipipreno ka, mamatay makina. Second, ang clutch kaya ginagamit pag magpapalit ng gear, ng cambio. Kasi hindi papasok ang cambio pag hindi mo tinapakan ng clutch. Kaya wag mo laging tatapakan ng clutch, masusunog. Mm-hmm. Ang ano matong handbrake, kaya may handbrake, kaya nga sinabing brake, para tumigil, huminto. O, kaya nakahinto tayo ngayon. Kasi hindi naka-handbrake, pwede tayong umabante, pwede umatras. Oh. Ganun ang lagi ang purpose niyan. Parang preno rin yan, dan. O ngayon, mag-i-start ka, tapakan mo ang clutch, saka mo i-start. Tapak ang clutch. Mamaya ito. Yun yung susi. Hmm. Susi mo. Doon ang tingin. Hindi dyan. Sinususian. Sige. O, bitaw ang clutch. Bitaw ang clutch. Mamaya yan. Tapak ang preno. May naka-video pa doon. Oo nga. Naka-video alam ko naman. Tapak ang preno. Sagad. Hmm. O, itatanggalin mo ang ano. Kasi naman. Hmm. Tapak ang clutch. Sagad. Tapos kakambyo ko ha. O, unti-unti ang ano. Ang angat ng clutch. Kasi ang preno, ayan. Okay, unti-unti, unti-unti ang angat ng clutch. Tingin sa kaliwa, baka may sasakyan. Oo. Side mirror, ayan. Kung may sasakyan, huwag ka munang umabante. Bago ka umabante, tingin mo sa side mirror. Baka kasi may sasakyan. Ayan, dahan-dahan lang. Yes. Take care, Lord. Okay, sige yan. Sige, sige, sige. Clutch, clutch, brake, brake. Ang clutch, permis lang yan. Ang clutch, gagamitin lang yan pag magpapalit ng gear. Eh, nag-aaral ka pa lang, hindi muna tayong papalit ng gear. Na ang cambio. Ang gear, cambio. Isa yun. Yun na tayong hardest part eh. One eternity later. So, nagpa-practice po tayo mag-drive mga kabilang. So, pipihit muna yung mag-ama. Lili ko muna kasi ngayon, it's my turn. Itignan natin kung marunong pa tayo mag-drive. Dapat ito muna. Mamaya na. Hindi pa naman nakabanti. Okay, ano na ba sunod? Ito, i-neutral mo. Sobra. Sobra. Okay, okay. So, preno. Clutch. Teka muna. Oh, mamaya pa. Buhay, patay pa ang makina. Hindi ka nakaka-clutch.
Okay. Mamaya. Ba't ako namamatay yan, be? Ay, hindi mo ginagamitan ng selinyador. Medyo paakit tayo. Ay, ay si selinyador na agad yun? Ganto, habang inangat mo si clutch, ganyan-ganyan lang selinyador, unti-unting inaapakan na mabagalan. Kasi nasa preno ako eh. Okay. Dapat talaga yan, mabilis ang paa. Ma, ito ang nakapreno ka. Diba, ito yung selinyador? Ang kanang paa mo sa preno. Pag-angat mo ng preno sa silindro agad. Ah, okay. Pero huwag mong ano, tantyahin mo ang apa. Amoy lang. Oo. One eternity later. Okay, kabayabs. Ngayon, it's my turn. Tignan natin kung maalam pa tayo. Okay, first is seatbelt. Then yung upuan, malayo kasi. Kaya lagi kong ina-adjust to. Hindi ko kasi abot. Maliit lang ang ating bias. So, kailangan din tayo mahirapan. Then, ang unang-una, seatbelt. Then, i-check natin kung naka-neutral yung cambio. Then, start syempre. So, tapang-clutch, tapang-clutch. Tapos, bago tayo i-start, tapakan na si clutch. No, hindi ko paabot. Itulungan mo ko. So, bago natin i-start, nakatapak na si clutch. Tapos, saka... Oh, tama na yan. Tama na eh. Nakapreno na tayo. Preno tayo. Tapos, i-ano natin si handbrake. Mabigat to. Ikaw na gumawa. So, nakababa na si handbrake. Uy, clutch muna ikaw. O, yung preno. Primera. Ganun. Okay. So, ngayon, aandar na tayo. Tanggalin na yung paa sa preno. Then, unti-unti nang tanggalin si clutch. Tingin ka sa side mirror. Oo. Tapos, syempre, para umabante, amoy-amoy natin si cambio. Hindi. Silinyador. Silinyador pala. Minut-minut ng konti. Wala kasing picture yan eh. At tingin sa kaliwa. Pag malapit na tayo sa ano ha, bigay mo, i-preno at saka clutch, full stop. Oo. Diba, mahirap ba pag medyo pakyat, di ba? Mahirap siya. Namamatayan. Tsaka mahirap pa pagka ano, marami sasakyan. Lalo pag may taong tatawid. Pero huwag ka mong panghihinaan loob. Yun ang number one dyan. Hindi, tabi ka rito. Ayan. Basta nasa tamang linya ka, walang problema. Tsaka mabagal ang takbo natin. Walang aksidente. Diretso. Pagka may ano ba, magpipreno ako, preno agad. Preno, tsaka clutch, pwede mo pagsabayin. Pwede pagsabayin yun. O, tapos, ibalik nyo sa neutral. Tapos tingin mo ngayon ha, hika. Malapit tayo doon, hindi na pwede dyan eh. Hindi na ako pwede no. Oo. Hanggang dyan lang ako sa kantuhan no. Hanggang dito lang, sa okay. May posting niya. Okay. Okay, gilid mo. Gilid ko na. O. Unti-unti lang ang preno, tapos clutch. O, preno, clutch, unti-unti. Tapos preno, clutch, clutch. Sorry. Okay na? So, okay mga kabilabs. Pagkatapos po nating mag-driving lesson, nandito na po tayo sa Silang Bayan. Eh, mag-aalmusal po tayo sa Chowking. Paborito ng anak ko dito. Hindi nananawa sa Chowking. Hello! Order na! Few moments later. Bilang katatapos lang po nating mag-driving lesson, ngayon tatanungin naman natin ang ating instructor, si Daddy. Instructor eh. Hindi po ako professional. And tinuturuan ko lang po 'yung aking mag-ina.
Oh, kasi siya yung driver namin eh. Hindi siya hindi man siya professional, pero ba ilang taong ka na nagda-drive, no? Kung ano may meron tayong water station. Ano na? 2017, di ma. So, syempre bilang katapos lang natin mag-aral, tatanungin natin si Daddy kung sino yung mas matigas ang ulo or sino yung mas madaling turuan sa aming dalawa ni Kian. So, first of all, ang unang tanong natin ay, wala tayong kodigo. Ano lang to on the spot? Mas magaling. Mag-start ng kotse. Ng makina. It's a tie. Anong it's a tie? It's a tie. Anong it's a tie? Hindi, syempre. It's a tie na mahirap. Hindi, syempre, baguhan lang kayo eh. Pangalawang... Kung first time pa lang ni Kian, no? Ayan, siyempre, malilito yan. Wala namang antemano, maalam eh. Ba, pinangkana ka, maalam ka agad. Siyempre, pinag-aaralan talaga yan. Pinagsisikapan. Tsaka dapat, may lakas ng loob. Kasi pag mahina ang loob nyo, magmamaneho kayo, wala, hindi kayo matututo. Pag mahina ang loob. Tsaka, dapat, puso! Kabilaps, na-realize ko, kung ibang tao ang magda-drive, parang ano, parang mahihiya ka, di ba? Pero syempre, dahil si Daddy, hindi ako nakakaramdam ng hiya at mas malakas yung loob ko kahit na papatay-patay yung makina kanina. So yun, hindi ako pumayag na i-take over niya. At pinilit ko talaga na makabante naman siya. Maka-start. Although marami talaga, 10 beses atang fail. So ang next question naman natin ay, sino ang mas madaling turuan? Last week ang tinuro ko yung CYP. Yan, eh, madali niya na catch up. Si Kian takat. Hindi, may sikreto noon. May sikreto po ako bakit madali ko na catch up, kasi bago naming umpisahan ang driving lesson, nanood na ako ng tutorial. So kung may plano po kayo mag-aral, mag-drive, manood muna kayo ng tutorials. O kaya, kung baga sa swimming, bago ka sumabak sa swimming pool, alamin mo muna yung first step. Mga basic na kailangan tandaan. So, bilang YouTuber tayo, alam ko na na kailangan, meron akong briefing. So, nung tinuruan ako ni Daddy, alam ko na, meron na akong mga idea. So, sino mas madaling turuan, Ben? Ikaw. Saka dagdag ko lang, siyempre, isa naman nakakasama kayo sa mga biyahe, di ba? Ano ka lang, tips. Kung gusto niyo talaga matuto, yung driver, tingnan niyo yung ginagawa niya. Habang, lagi nakamasid. Habang nasa biyahe, masid. Tingnan niyo yung ginagawa niya. Lalo na lang pagkaliliko. Kasi nung ako'y hindi pa mahal magmaneho, ba, kasama ko ng mga pinsang ko, tropa, at nasa unahan ako ng sasakyan. Ginagawa ko, kinisilip ko yung ginagawa nila. Ganun. Oo. Doon pa lang, may magkakaroon ng idea eh. Para ka na rin nanood ng YouTube, ng tutorial. Oo. At actual pa yun. Mas okay yun kasi tapos actual. Tapos magtanong ka. Okay. Ang next question natin ay, sino ang mas may potential na matuto ko agad? Para sa akin. Ikaw, si Kaya kasi ang tigas ng ulo. Pag sinabing kurbada, pag bilisan, binibilisan niya. Tapos kinakaya ng linya. Willing kung may eagerness ba tawag dyan? Oo. Uh-huh. Na matuto ka talaga. Magtatanong ka talaga, magtatanong. Tsaka hindi ka susuko. Talagang gusto mo yung isang bagay, magsisikapan mo. Kasi hindi man nakukuha yan sa isang araw lang, sa isang oras. So, pero si Kian naman, nakikita ko, matututo rin yan. So bilang teenager, papunta na siya sa ano eh, adolescent. Malapit na, 3 years na lang, 18 years old na siya. Oh. Pwede siya magka-lisensya. Napakahalaga na marunong siya mag-drive. Isa yun sa number one skill na may pagmamalaki natin. Bago tayo, bago natin tapusin ang vlog na ito, ano yung may advice mo sa amin na baguhan na nag-aaral pa lang mag-drive? Kayo sa instructor at saka yun, yung makakatulong din yung panood nyo sa YouTube. Kasi mga professional din yung mga yun. Dapat talaga may puso talaga sa pag-umaneho. Yung ibig sabihin, malakas ang loob mo talaga. Hindi po pwede rito yung pabebe. Huwag matataranta. Oo. Ganon. Na habang kayo nagmamaneho, ang mata nyo, ano, yung lalaba. Pasulip-sulip sa mirror, ganyan. Sa side mirror. Oo. Ganon ang payo ko. Number one talaga dyan, lakas ng loob.
Kasi pag may hinanga talaga loob mo, hindi ka matututo. Tulad ngayon, yung dinadaanan natin ngayon, ang dami nating kasalubong. Tsaka syempre, pag nag-aaral ka magmaneho, kung marunong ka na at natuto ka nang magmaneho, be responsible. Oo naman. Eh, maraming responsibilidad bilang driver. Obligasyon. O, marami tayong obligasyon. Hindi yung nakahawak ka lang ng manibela, yun na yun. Hindi. Okay mga ka-love, so dito na po natin tatapusin ang ating driving lesson topic. We hope na may natutunan po kayo sa topic natin ito. Mag-iingat po tayo lagi. Bye po, thank you for watching. God bless you all po.